In whom man is mentioned, and thereby man is full of bribes. Amen. Okay. In whose hands is mischief and their right hand is full of bribes. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong araw, Panginoon, na binibayad sa amin. Magandang panahon. At bawat isa yung dito po, we pray na kayo po ipagbalahin ng inyong mga salita, aral, katotohanan. At we pray na kayo po patawad sa aming mga pagkukulang. Panginoon, maraming salamat sa tagumpay kanina. We pray dito sa mga bata ko, Lord, na sa kayo pong magigilis din sa kanila, sila yung gawin nila yung part nila na umaten, magbasa, magpray, at kami po ay gamitin nyo lamang upang malalati. In Jesus name we pray. Amen. Okay, mga po na po. Title nito ulit ay anong title nito? Okay, very good. Sino yan? Sino yan nakasagot? Anong title? Sa Tagalog, hindi ito pinagbebenta. So, mas, hindi masama magbenta, masama yung benta mo yung hindi mo dapat benta. So, subtitle, The Cheap Sin of Bribery. Ano ulit yung bribery? Suhol. Ano yung sabihin nun? Binabayaran yung alin? Para kawalan ng mali. Yun. Anong mali? Ba't ka niya babayaran? Ba't, ba't di ka na lang niya gawin mo to? Ba't ka ba babayaran? Para makakit ka. Yun. Kasi pera yan eh, di ba? Mga tao, especially mga adults, saka kahit yung mga young people, pag alam mo yung value ng pera, mahalaga yan. Pero hindi yan mas mahalaga sa mga tinutukoy natin kanina, di ba? So number one, yung tiwala ng Diyos at tiwala sa Diyos. Okay? Pareho lang yun eh. Tiwala, hindi yan sinisira. Nasira yan, mahirap ibalik. Laika. Lipat ka nga. Dito ka, Laika. Dito na lang, dito na lang. Yan, dito kay Rachel. Ako, pag di ka bumay dyan, ayaw mo na lang. Yan, dagdali mo yan. Tingnan mo, sagutin ka nga. Yan, si Johan. Hindi pa tumingin dito, dito na. Ayaw mo tumangin sa akin. Sabi mo, pogi ako. Ito ka tumangin. Ito ka tumangin. Ano yung suhol? Kabayaran saan? Binabayaran. Suhulan mo nga saan, si pastor. Akong suhulan yun ang atensyon nyo. Matuwa ako sa inyo. Hindi suhol yun, kasi mabuti yun, di ba? So, tama, ang galing, kung ano yan nila eh. Ang suhol, babayaran mo siya, gumawa ng masama. Eh, bihira yung taong gagawa ng masama, lalo pag hayag, di ba? Wala, tungkulin mo, judge ka. Kailangan na mag-judge ka ng tama. Yung mga binasa natin kanina, mga hari, mga judge, mga leader, pinupervert yung judgment nila. Alam nila yung tama, alam nila yung mali, hindi nila gagawin dapat yung mali. Gagawin nila yung tama, yun ang trabaho nila. Defined na defined yan eh. Pag nalagyan ng pera yan, may iba yan. Okay? So, wala naman sa ating ganyan eh. E kaya nga inaaral natin, kasi kahit sa mga bata, nangyayari, dyan nag-uumpisa yan. Pag bata ka pa, sinusuhulan ka na, nang susuhul ka na, paglaki mo lalo, nagawin mo yan, kung bisita ka rin ng tao, pero, nakapakailam dito kasi sanay ka na eh. Diba? Nabanggit natin kanina, yung things not for sale. Eh, by the way, yung kanina, cheap, at tao sa'yo, cheap ka. Pag binagbili mo itong mga nasa listahan natin, ang cheap mo naman, di ba? Parang yung, wala nga dito sa mga babae, nasabi ko, di ba? Pwede rin dito sa number 4, yung purity. Di ba? Sabi ng Diyos, isang lalaki, isang babae, yun lang, di ba? Binayaran ka. Kapatol ka doon. So, ay pera. Mga babae. Mga dirty old man. Alam niyo yung dirty old man? Mayaman, na matanda na. Mapera. Madaling mamatay. Daming ganun eh. Iba, wala nang ano eh. Wala nang... Kilala akong ganun eh. Yung mga na prostrate sa buhay, mga babae. Anong hanap mo? Ito po, apat na M's. Umukot-kutin yan.
Okay, ano yung sinasabi kong Paul M? Jeff? Ano yung Paul M? Matandang mayama, mamadaling matamatay. Gusto nyo ganun ng asawa nyo? Ayaw. Parang wala ka namang tiwala sa beauty mo, no? Pag ganun, di ba? Kasi yung mga pogi, mahirap hindi lahat. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya magtiwala ka sa Diyos. Ang pagpapala, marami yung nakitanggal, mga simpleng tao lang, nagtapat lang sila, ay sarap, saya ng buhay nila. Simple lang. At least, hindi sila yung magulo yung buhay nila, naghiwalay, ganyan-ganyan. Ang hirap ng ganun eh. May iba kahit mapera, yeah, may kilala kami eh. Oh. Bilang nagde-demandahan mag-asawa. Ano nangyari? Diba? Away talaga. Pati anak yun. Damay yun. Nakakalungkot. Sira ang pamilya. Kaya nga sabi nila, broken family, diba? Tapos sabi ba naman ng iba, well, there's no such thing as broken family. Huwag daw sasabihin yun. Eh, tinatanggi nila yun. Meron, siyempre yun. Merong united na family, may broken. Yan, hindi ko sinabing wala ka ng pag-asa, di ba? Lagi nang sinasabi natin, kung di matino yung tatay mo, may tatay ka naman sa langit. Kaya lalo kang lumapit sa Diyos. Yun ang sinasabi ko. Pero huwag natin itanggi na mayroong mga nagkamali sa buhay. Kailangan lalong lumapit sa Diyos. Amen? Huwag natin sabihin, ay, huwag mo sabihin, masakit yun. Mayroon mo siya masaktan. Tapos, maghanap siya ng comfort sa salita ng Diyos. Yun ang tama. Yung sabihin natin, huwag yung... Parang Hollywood kasi yun, di ba? Napansin niyo yung mga Hollywood ano, na pelikula. Halos lagi ganun. Hiwalay, tapos okay lang sila. Di ba? Kasi isa-isa yung mga pelikula. Halos lahat ganun. Inililoko nila tayo, pinapalabas sila, okay, hindi, okay yun. Ngayon, kung andyan na nga, kung ikaw yung anak ng Diyos, sila hindi naman, ikaw yung mag-adjust. At ikaw na yung gumawa ng maayos na pamilya, di ba? So, huwag mo nang gayahin kung naging gano'n yung parents mo. Bata, napunta doon. Ayan, sa lalaki, sa babae. So, ngayon, may time na tayo. Number one, kanina, trust in the Lord. Huwag mong yung tiwala ng Diyos sa'yo, tiwala ng magulang mo sa'yo, tiwala ng kung sino man yan, huwag mong sirain. Kahit minsan mga anak sa magulang, itong anak ko ito, tinuruan ko. Mas ayaw talaga, tigas ng ulo. Diba? So, anong nangyayari? So, minsan, makabayaan na kayo nun. Huwag naman sana, pero may mga ganun, pag nanghina yung magulang nyo, kahit mahal na mahal kayo niyan, eh, habang lumalaki kayo, hindi na kayo ito masyadong cute, diba? Ngayon, medyo cute-cute pa kayo, eh. Si Prince. Sama mo. Yan, sige. Okay. So, mahalaga ang trust. Mahirap ibalik pag nawala. Okay, ganun din pag ikaw ay madaling mag-backslide. Alam niyo ba yung backslide? Sinabi dyan, no? Therefore, I shall not slide. Ano yung slide? Sino man ang mag-slide dito? Maganda yan, masaya ba yan? Ibang slide yun eh. So, pag sinabing slide dito, negative siya yung context niya, di ba? Ibig sabihin yan, backslide yan. Ibig sabihin, gumagawa ka ng maayos. Kumari, nag-church ka, ganun lang example ha. Kumari, lumalapit ka sa Diyos. Nag-church ka, ilang linggo, tapos abili ka, ayaw ko na. Ano nangyari doon? Dahil ba hindi maganda sa church? Dahil ba ang Diyos ay hindi tumutupad ng pangako niya? Kaya yung tao ay nag-backslide o baliktad? Diba? Siya yung una, yung tiwala niya, or either tiwala ng Diyos sa kanya, or yung tiwala niya, nagkulang na. Kasi pag nagtitiwala ka sa Diyos, kahit anong hirap yan eh, nagtitiwala ka nga sa Diyos eh. Sige lang, tuloy ka lang. Medyo na-disappoint ka. Yung mga young people daw sa church, yung mga disappointment, love life, sa amin, ganun eh. Huwag niyong gagawing dahilan yun. Di, wala kayo sa church para sa love life nyo, di ba? Eh bakit kayo alis sa church pag na nagkasira kayo dito, kunwari? Tama ba yun? Hindi. Hindi dapat, di ba?
So, pero kahit sa amin, mayroon ganun. Kaya pinag-pray namin kayo lagi. Ngayon, hindi kayo naikinig, mas marunong pa kayo. Sinabi ng bata nyo pa, hindi nyo kailangan ng Facebook. Mas hindi kayo naikinig. Kayo rin yung may sira. Tapos, backslide na kayo. No? Hindi magandang picture yung backslide. Okay, so ito pa itong gusto kong sabihin dito. Sa mga false churches, alam nyo ginagawa ng false churches. Yung iba kasi, yung kausap ko si ate nanay nyo, si ate Tess. Kausap ko kahapon. Sabi ni ate Tess, galing siya ng Lord of Nations. Pero di siya ligtas, ilang taon na siya doon. So bakit po, sabi ko. Eh lahat ng po yung pinag-aaral, eh ba't di po kayo ligtas? Hindi ko nalang dinigbig, pero maraming ganun, Catholic kami, 20 years akong Catholic eh. Ba't ako hindi naligtas? Mahirap bang itindihin yung kaligtasan? Hindi naman eh, naintindihin nga ni Benz eh. So ano meron doon? Mali ba akong magsuspecha na hindi nila naintindihan yun? O talagang yun na nga yun. Hindi nila naintindihan pag tinanong mo eh. Hindi nila naintindihan, paano nila tutuloy yung bagay na hindi nila naintindihan, di ba? So kasi sabi ko lang dito, alam nyo, yung maraming churches na yan, napakala, huwag kayong matuwa. Ang daming Kristiyano, hindi nakakatuwa yan. So, nangyayari actually dyan, ganito. Ito'y nawawala. Pinagbili nila yung church, pinagbili nila yung katotohanan. Naghalo na tuloy ito. No? Pero, bakit yung mga tao minsan ayaw na magtiwala? Kasi, ano ko yan? Bible? Sayo, ano yan? Minsan, di mo masisi yung kasi ang dami niyang pinagdaanan. Buti kasi ate, bes, kinausap ako eh. Sabi nila, wala na raw sila doon. Dati, church sila doon. Yun yan, di siya naligtas doon. Kaya ano ba yan? Basta, sige, nakinig siya. Kaya, pero yung iba dyan, anong gagawin nila? Kunwari, yung mga edad na ni Ate Tess, ganyan. Nakailang churches nila, ito, mali din, isa, dalawa, tatlo, apat, tapos may lalapit sa kanyang baptist ngayon. Eh, yun, sawa na ako dyan, di ba? Yung nawawala yung tiwala. Now, kung hindi naman ikaw yung dahilan, katulad natin, hindi naman natin kasalanan yun. Siguro yung mga tatay-tatay natin, nagtamad din. Or talagang pagsubok lang. So, nawawala ang tiwala. So, in a way, parang nabenta. Nabenta na yung mga churches ngayon. Yung tiwala ng tao sa mga kulto na yan. At hindi gawain ng Diyos yan. Amen? Gawain nila yan. Alamin natin kung sino dapat natin sisihin. Huwag natin sisihin ang Panginoon. Amen? So, ngayon, pag andito na kayo, pagkatiwalang kayo ng tamang doktrina ng church, huwag niyo ibenta. Amen? Amen. Huwag na huwag. Okay? Ngayon, balikan din natin yan. So, number two, ito na lang. Ito, nakakaiyak na, pero sigurohan ko lang, ha? Anong tatalab sa inyo? Hindi. So, sino yung mga, bukod sa tiwala, yung mahirap yung mawala, nakaka-broken-hearted yan. Di ba? Yung kanina nga, I love you before, but now, no more. Yung mga kwento sa, ano yun, love story. Ba't pag love story, ano, laging gano'n, no? Anyway, sabi niya sa verse 3, for thy loving kindness, ganun pa rin ha, ang nagsasalita dito si David, though actually ito ay kanta, na public na kanta, kinakanta niya nila. Sabi niya, for thy loving kindness, ang Diyos ay nagmamahal ng totoo. Okay? Sabi, and I have walked in thy truth. So number 2, ano yung mga bagay na huwag mong magbebenta? Una, yung tiwala ng Diyos at tiwala sa Diyos. Pangalawa, yung pag-ibig ng Diyos. So, babalik na tayo sa I love you before, but now no more. Yung kanina nga, medyo nabanggit ko na kasi. Paano ano lang to eh? Magkakakonnect to eh. Hindi kayo ngayon yung kayo, di ba? Kunwari lang, si Geraldine, sa edad na to, ilang taong ka na, Jer? 16? Mga, pwede pa, mga 4 years pa. Then, depende yan eh. Ang sakit nun, di ba? May ano ka na ba? Yung tanongin eh. Bagay ako na lang magkasabi. Bagay kasi high school lang eh. Wala pa mga alam dyan eh. Kaso nga, yung mga takso-takso ba, uy, ganyan-ganyan, bagay kayo, hindi naman. Magpapares-pares na kayo doon. Ah, kami meron na, dapat ikaw meron doon. So, may pressure ka ngayon, di ba? Sakit yan. Kung ma-reject ka ng kaibigan mo, masakit na yun eh. Pero pag ni-reject ka nung crush mo, di ba?
Yung para kang ano yan. Parang pili mo sarili yung pangit-pangit mo, di ba? Sino may experience na gano'n? Bata pa to, umamin na. Hindi. Stephen, ikaw? Wala, sa bahay lang to eh. Nag-crush ka na ba? Hindi mo makasagot dun. Okay, ano yung gusto sabihin niya? So, ngayon, ang mahal mo, minahal mo, eh, lalo pa pag medyo pinasa ka, di ba? Hindi ka agad nireject. Hindi kala mo, may pag-asa ka. Ngingitian ka rin, kinakausap ka rin. Kundi ang panahon namin, wala pang text. Wala, love letter. Ang hirap. Haba na, di na rin uso yun. Sa amin, love letter sa amin. Pero nakakahiya din. Eh. Anig, manig. So ngayon, anong gagawin mo pag yun nga? Either nireject ka, pinagpalit ka, mag-move on. Pero masakit, di ba? Lalo na, sino yung pinaka nasaktan? Ikaw. Hindi ka pag-hold. Eh, paano yung mga naglolokohan lang? Hindi masyado masakit yun, di ba? Yung mga biruan dun eh. Sabi na, pag binasted ka, sabi mo din, hindi naman kita talaga mahal eh. Mga ganun, di ba? So, in a way, hindi kami masaktan. Tama yun. Pero paano pag mahal na mahal mo? Eh, lalo pa pag yung nagsumpaan na kayo, kinasal na kayo. Diba? Gano'ng kasakit yun? Parang binaliwala mo yung sumpaan nyo sa Diyos, saka sa tao. Hindi naman. Yung sasabi ng adultery nga, diba? So, ngayon, mahal pa tayo ng Diyos? Ako. Eh, paano pag yung Diyos mismo, mahal na mahal ka? Diba? Namatay yung anak niya para sa'yo, si Jesus, mahal na mahal ka? Tapos binaliwala mo siya. Gano'ng kasakit yun? Masakit. Ang sakit nun. Kaya yung sabihin ko sa inyo, medyo nabanggit ko na kanina, sa church man yan, diba, tiwala ng Diyos, kung miligtas ka niya, minahal ka niya, nag-provide para sa'yo. Sa amin, ganun din, masakit din sa amin pag yan, yung mga nawawala na dito. Wala naman silang masabing ginawa namin sila ng mali. Kung may finish man ako dito, nasa Bible lahat, tama lahat yun, inalalayan ko na naman yung mga yan. Diba? Diba, sinusundo mo pa, pinapanalangin mo pa, pinapaloob mo pa. Madaming bagay, libre pa. Bira, saan ka nakakita ng ganun? Ilang taon yun? Tapos, biglang, nawawala lang. Dahil, ano-ano ang dahilan, katulad minsan, yung mga young people nga, nai-inlove sa ngewan, nai-inlove sa kama niya. Hindi na makagising. Mga ganun, iba sa trabaho, ang daming ganun. Ang ilap sa trabaho mo. Parte lang ng buhay yan. Kailangan mo ipagpalit yung church. Kailangan mo magpalit yung panahon sa trabaho. Magtataka, ba't may oras naman ng trabaho? Hindi naman tayo yung church every day. Tama ba? Tama. So, minahal ka ng Diyos, huwag mo siyang ibenta. Eh, Lord, mayroon dito yung religion nito. Yaman nila eh. Baka ano din eh. Huwag mo ibenta ang Diyos. Amen? Talong-talo ka. Yan din mga sa YouTube kasi nakikita ko. Yung mga kwento-kwento lang. Pinagpalit niya, tapos saka yung mama. Ganun eh. Nangyayari din yun. Ha? Kung ano man yan. Marami yan eh. Pero hindi ko masyado kinanimig. Pero sabi mo nag-share na ano din. Medyo kilala ko. Is siya na kaya medyo ako pulutan din na aral. Minsan tinitignan ko din. Kaya siya medyo ano eh, parang pelikula eh, iniwanan. Saka ngayon, siya yung umaman, siyempre hindi na siya pinansin. Gano'ng kasakit yun? Doble-doble na. Iniwanan mo pala yung taong hindi mo dapat iniwanan, siya yung pinagpala ng Diyos na, tapos ano ka ngayon? Hanap ka lang ba niwa? O, pero, pahiyang-pahiya ka nun, di ba? Eh, paano kung Diyos mismo ang iniwanan mo? Patay ka. Kasi yung iba dyan, ganito, tandaan nyo ito, pag pinagpalit mo yung tunay na church, sa talagang saan ka mapunta, sa tunay, malamang kaya umalis ka, maling espiritu mo, di ba? Kaya naawa ako sa mga yun eh.
Ako, anong hahanapin mo pa dito? Hindi ko makakaya sabihin kong God bless you, move on tayo. Parang ang hirap eh. Basta maraming ano yan, heartaches yun. Eh, kasi ngayon may sakit na lang, kaya hindi na lang niya inaano. Pero yun, nangyosyon, magtatanong din yung mga tao, basta ba tumalis yun? Ito, ganito lang, babaw naman. Eh, si Pastor, wala nang magawa. Eh, nga, gawin natin. Hindi naman tayo kulto. Pipilitin sila, di ba? Ha? Maraming tao. Pero masakit nga. Eh, sabi ko, ang Diyos, Diyos siya eh. Kahit ano, kahit marami ang punta sa impyerno, Diyos pa rin siya. Pero masakit pa rin sa kanya yun. Diba? Ngayon, yung mga ligtas sa langit din, kaso nag-backslide dito sa lupa, ang sakit din nun. Kasi lahat na pinovide niya sa'yo eh. Pinaglingkod lang kanya dito sa lupa eh. Kasi hindi ka man lang makapaglingkod sa kanya. Masakit din, di ba? Okay, so, yan, sabi niya, for thy loving kindness is before mine. Pag sinabi yung before mine, ayan, kitang-kita ko. Nakikita niyo ba yung pag-ibig ng Diyos sa buhay niyo? Lalo kung nasa totoong church ka, nakikinig mo yung salita ng Diyos? Apo. Kung ikumpara mo yung sa iba, nang bobola lang. Hindi niyo mapalitan. Hindi niyo mahanap yun eh. Ang hirap hanapin yan. Ngayon, kahit yung mga tunay yan, naglelaylo na rin, kahit mga Baptist. Pag naramdaman nila, gusto ko ata rin ng maraming pera. Kasi nakikinood din ng CCF. Yun ang maling-mali eh. Nakikinig minsan ako sa CCF. Ba't nakikinig dyan? Eh, mga ganun na nakita ko sa pastor yun ha. Alam mo, minsan nakikinig din ako sa CCF. Tanong-tanong sa sarili ko, napahinggan mo dyan? Ano ko, tunan mo dyan? Ako, nalalaman ko lang eh, yung mga nagsasabi sa akin. Pero kahit nga yung gusto ko mga preacher, hindi ko napahinggan lahat ngayon sa dahil ginagawa eh. Nakikinig ka pa sa CCF. Puro pambobola yun, kasi nung aling umpisa pa lang nila, hindi na spurious na eh. So, nakikita nyo ba yun? So, pag mahal kayo ng Diyos, huwag nyong pagpapalit yung pag-ibig niya. Huwag nyong pagpapalit yun. Huwag nyong pagpapalit yung kay Satanas. Siyempre, hindi naman kayo patol kay Satanas, kaso may ginagamit siya eh. Yung mga unbeliever na yan, kunwari, love na love kayo niyan. Ako, hindi rin alam, hindi nyo rin ako sa kayo punta niyan. Ano pa? Yung tabaho nyo, kunwari, eh, maano to, Linggo, may pasok. Kinakalaban niya ang Diyos yung mga ganyang businesses. Magtiwala ka sa Diyos. Kaya, may panahon na, kahit paano ngayon, ganun pa rin, di ba, kahit paano yung Linggo, hindi pa yan, ano, may pagkilala pa rin yung tao dyan. Kasi nga, matagal yung Christianity na take hold nila yan, na this, rest day yan. Pati nga Sabado, naging rest day. So, i-take advantage na natin. Amen? Amen. Yung pagpalit ng Panginoon. Ang pag-ibig niya, tiwala niya, pangatlo. Sinabi na rin dyan, sabi dyan, and I have walked in thy truth. So, gano'ng kamahal ang katotohanan? Mahal ba ang katotohanan? Hindi, dyan lang naman yun eh. Eh, hindi mo alam. Alam mo ba na yung mga tao nag-research, yung mga binabayaran para mag-research, para malaman kung ano yung totoo. May mga ganun. So, may binabayaran yan, mga research people. Naalala ko yung kasikatan ng Reader's Digest. Ang galing nun, kaya gusto mo talagang basahin. Kasi yung mababasa mo dun, may research yun, tapos, syempre, pag nalaman mo yung totoo, malaking value kahit medyo mali yung magazine. Malaking value yun, di ba? Eh, nung medyo nag-compromise nila, pangit na ng content nila, puro Hollywood na, sabi ko, yoko na. Mahal ang katotohanan, amen? Amen. Kaya minsan, ang ginagawa ng iba, tinatago sa atin yan. Sila-sila lang ang nakakalam kung ano yung totoo. Eh, paano tayo ngayon? Eh, maganda sa atin ngayon, pag alam mo yung salita ng Diyos, itong Bible lang, ha? Itong Bible, ang history ng Bible, sinusunod po ito. Yung mga, special yung Catholic na yan, dahil napakalakas sila dati, kukumpiskahin nila yan. Alam nila yan. At sana alam nyo rin. Okay? Para hindi mabasa ng tao yung Bible, kukumpisahin nila, papatayin nila yung nagsulat, nag-translate yan sa common language. Ginawa nila yun. Hindi nila tatanggi yun. Nag-sorry nga si Pope, ano yun? Pope Kaiser. Nasa impyerno na yun. So, bakit nila tinatago? Ngayon sa YouTube, yung mga kaibigan nating preacher, ganun. Bakit sila sinashutdown ng YouTube? Eh, samantalang public forum dapat yun. Kasi kung ayun yung makinig, di huwag kayong makinig.
ba't nila siya shut down yung channel? Kasi yung katotohanan, hindi mo may tatago yan, mahirap itago yan. Ngayon, kung kaya mong itago, susubukan mo, amen? Anong kunwari example, kunwari, McDonald's lang. Actually, hindi naman ako niniwala kung totoo lahat yun eh. Pero may mga nag-express sa McDonald's, kesyo may oo, yung ganyan. Yung iba doon, nahinira lang din naman. Pero, imagine mo kung totoo yun, di ba? Yung iba daw doon, parang, pati kunwari, yung mga basura. Kaya daw napakamura, no? Kasi, sa basura kinukuha, hinahalo daw sa pagkain, yung mga basura na hindi na kailangan, katulad ng mga cardboard, basta masarap daw, kinakain ng tao. Hindi ko alam kung totoo yun. Kunwari kung totoo yun, edi isang tao lang mag-share nun, sira na sila, milyon. Bilyon ang maubos sa kanila, di ba? Kaya ang katotohanan, napaka-importante, na yung iba na may pinoprotektahan sila, ayaw nilang ma-expose yung katotohanan ngayon. Katulad mga sinasabi ko sa inyo ngayon, kaya pag nag-soul winning tayo, yung mga tao gulat na gulat eh. Ah, si Kristo napunta sa impyerno, hindi ko nabasa yan eh. Hindi tinuro sa iyo eh. Ah, lahat pala ng tao hindi anak ng Diyos? Kala namin, sabi sa amin, anak ng Diyos lahat eh. Ay, kala ako lahat, basta may hininga, may pag-asa. Hindi naman. Ano pa? Lahat ng tao, ligtas na. Hindi totoo yun. Diba? So, pero pag nakinig mo yung katotohanan ngayon, yung sabi ko, napakamahal niyan. Kaya dito sa church, basta puro katotohanan pala sinasabi mo, ba't di ka mayaman? Yung tanong. Kasi hindi rin binibili na lahat yung katotohanan. Kahit precious siya, minsan gusto ng iba, basura. Gusto ng iba, yung mas madali lang pakinggan. Gusto nila yung masarap pakinggan, pero yung katotohanan minsan, mahirap pakinggan, hindi nila nabibili. Hindi nila papahalagan. Tulad ng Panginoong Jesus, ano nangyari kay Jesus? Marami nagli-lip service sa kanya, na siya ay Panginoon, Panginoon, pero hindi na binabasa yung Bible. Pag yung Panginoon siya, dito na sinabi niya, di binasa na natin ito dapat, lahat ng tao. Lahat na nagsasabi na siya ay Kristiyano. E bakit sablay-sablay sila, kaligtasan, pinaka-importante. Nakita niyo yun? So, mahal ang katotohanan, pero yung mga hindi nakaunawa, hindi pinapahalagan to, at yung iba, even worse, binibenta. Binibenta yung katotohanan. So, yung ibang preacher, ganun. Sana ako magkakapera, hindi nang wala naman sa Bible yan, pero gagawin nila. Or, may katotohanan, kunwari, mga bakla, dumami, mga pangyarihan sila, ay wag mong mag-preach sa mga bakla, laban sa bakla. Kasi, mga galit sila, ay hindi na sila mag-support sa church. O di parang bineta mo na rin yung katotohanan, di ba? So, marami kasing form of lying. Pwede mong magsinungaling ka nang sabihin mo yung kabaliktaran, pwede rin i-withhold mo yung katotohanan. Amen? So huwag nyo kayo, maganda, mga bata pa kayo eh. Kaya nga ang ganda na natanim mo kayo salita ng Diyos. Pag may nagtanong sa inyo, alam nyo yung katotohanan, na may nagsabi sa inyo, kailangan mo mabautismuhan, may kilala kami ganun eh, para maligtas. Eh hindi, regalo nga eh. Alam nyo agad, di ba? So, kaya huwag nyo ibibenta yung katotohanan. Pag alam mong katotohanan, kahit pa suhulang ka dyan, Benz, ikaw ay bibigyan ng sapatos, maganda. Isimba ka lang sa iglesia ni Manalo. Gusto mo? 100 sapatos. Pati bahay. Depende sa iyo yan. Kung matibay yung pananampalataya mo, alam mo, hindi mo kailangan benta yon. Hindi mo dapat ibenta yon. Dahil pag binenta mo yung hindi mo dapat ibenta, sunod-sunod na yan. Nabagit ko sa inyo kanina yung mga babae. Una, papakita lang yung legs. Para lang magkaroon ng konting pansin. Uy, nagkaroon ako ng 10 likes. 100 likes. Ano kaya akong itaas ko pa? Sige, ganun pa. Uy, dumadami eh. Ano kaya akong ano? Itaas pa, ibaba pa, wala na. Eh, yung Facebook, loko-loko din yan eh. Katulad nun, yung mga yun, dapat wala na dun eh. Dapat yun ang sinesensor. Misal, at yung sinesensor nila yung mga katotohanan. Pag nag-preach ka dun ng katotohanan, sabi ng Diyos, sa salita ng Diyos, yung mga bakla, dapat, they deserve death. Yung sabi sa Bible, binasa natin isang araw. Diba? Sabi dun eh, sabi din sa Bible, sa Revelation, pag binago mo yung Bible, hindi ka na maliligtas. Totoo yun, yung nasa Bible eh. Ay, hate speech yan. Ganun tawag nila ngayon, hate speech. Pag nagalit sila, mali ka. Kasi nagalit kami.
So, maling-mali, di ba? Pero pag tayo nag-ali sa kabastusarila, hindi, okay lang yan. Yun ang problema, nakita nyo. So, huwag nyong ibenta ang katotohanan. Pag binenta nyo yan, sunod-sunod na yan. At hindi lang ikaw ang magrudo sa maraming tao. Amen? Amen. So, walking in truth, yung sinabi rin dito, sa so walk in truth, ang ibig sabihin actually, ang pag-interpret nyo, means to deal truthfully regardless. Kahit anong mangyari, dapat sabihin mo yung totoo. Kahit anong mangyari, may magalit, eh, totoo yun eh, anong gagawin ko? Ngayon, iba sa atin, pwede mo nung alalayan. Okay, pero yung false teacher talaga, paulit-ulit yung pinipish publicly, na sabihin mo, eh, wag mong, ano yan, wag mong sabihin nasa impyerno na si Pope, o kaya si Billy Graham. Hindi, gano'n. Kailangan mo sabihin nyo. Kasi public yung kanilang kasinungalingan. Amen. 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 Kung isang tao din, kapatid dito, hindi naman si God, hindi mo kailangan birahin yan. Amen? Amen. Next, number one, trust in the Lord. Bumubenta, not for sale. Pag-ibig ng Diyos, not for sale. Katotohanan ng Diyos, not for sale. Number four, sabi niya sa 6 and 7, I will wash mine hands in innocency. So will I compass thine altar or Lord? Okay. So yun muna. So sabi, I will wash mine hands in innocence. Anong sabihin nun? So sabihin nito, may mga bagay kasi na madudumihan kapag nakisawsaw ka, di ba? For example, ano ba yung magandang example? Parang kailan lang may iniisip ako eh. Ayaw, kanina, di ba? Kanari, mga nagmura, di ba? Isa. E, parang ano nun ah. Natawa yung iba, siguro masaya yun. Dapat gawin ko rin yun. Eh kasi nakapalibot sa'yo, mga loko-loko din. Kaya nga napaganda, palibutan mo yung sarili mo. Yung sabi ni, ano kanina eh, no? I have not sat with vain persons, neither will I go with dissemblers. Pag sinabi dissemblers, mga manluloko yun. Tsaka mga kapagkunwari. Okay? So, makikiupo ka doon. Pag umupo ka doon, katabi nila. Kaya nga, tinabi ko yung iba sa inyo eh. Pag ang kasama mo lagi, mga loko-loko, mga sinungaling, sabi dito, mga evildoer, gumagawa ng masama, magnanakaw, mga sinungaling, alam mo nangyari sa'yo, di ba, madadamay ka, di ba? Hey, mga bata naman kayo, kaya nga, piliin nyo ng tama, yung kakasamahin nyo, yung papakinggan nyo, yung pagtitiwalaan nyo. Kaya sabi dito, I will wash my own innocence. Sabihin, importante, number four, yung iyong purity. Okay? Purity before the Lord, especially sa service. Huwag mong pagbenta yan. E yung sabihin ng iba, eh mas maganda yung ano, loko-loko kasi pag pure ka, para kang bata, wala kang alam. Diba? Nakita niyo yung panluloko dun? Maganda nga yung innocency ng bata eh. Ngayon, pwede ka naman maging innocent nung wala kang kasalanan ha. Pero, pwede ka rin naman maging matalino. So, hindi ibig sabihin nun na, kunwari, mga nabanggit natin yung mga kasalanan kanina, lahat ba yun, nagawa ko, kaya ako nalaman yun. Hindi naman eh. Iba dun ay, inuwento rin sa akin, nakabasa ako sa Bible, naituro sa akin. So, ganun din kayo mga bata. Amen? Pag may nagsabi sa inyo, eh, kaya naman ako nanood ng ganyan, pumunta sa ganyan, para lang malaman ko eh. So, kulo ko yun. Amen? Amen. So, huwag kayong makikinig doon. Kaya, kailangan nyo maging pure. Kayo na, kaya nakutuwa yung mga bata eh. Kami, nakutuwa kami sa mga bata. Pag pure kayo, ibig sabihin, ang iniisip nyo lang, laro-laro, di ba? Pero maganda, syempre, yung kapaki-pakinabang din. Pero nagugulat na kami, natatakot na kami pag yung mga anak namin, medyo may, yan na nga, may nag-i-inlove na rin, mga ganyan. Magandang bagay yan ha, pero, pag wala sa lugar, yun ang nakakatakot. Nakatakot yan, kaya kang ilagay, kaya kang dalhin niya sa kung anong lugar. Kaya yung purity nyo, amen? Pangalagaan nyo, huwag yung bebenta. Nabagit ko kanina yung mga babae nga. Huwag kayong magbenta ng katawan nyo, amen? Amen. Kahit sa YouTube lang yan. Sa kahit online lang yan. Di ba? Wala pang bayad yun eh. Yung galit na galit ng Diyos eh. Yung iba, kahit paano nagpabayad eh. Yung iba, walang bayad eh. So, mas malala. Amen? Amen. So, ganun sa mga lalaki, ganun din. Iwasan natin yung mga... Ngayon pala ako dito. Ano yung sabihin ng altar? Yung altar ay, napag-alala natin sa Old Testament, sa Genesis, yung place of offering yan. So, ang tanong, i-offer mo ba sa Diyos yung madumi? I-offer mo ba? Di ba laging the best yung napag-alala natin eh?
Pag mag-open ka sa Diyos, the best, walang blemish. So, ganun din sa paglilingkod. So, ang problema ngayon, katulad niya, mag-preach ka, tapos nahahaluan mo ng konting mansarili. Hindi, pure. Diba? So, ganun. Ito, sinasabi ko na sa inyo, mga bata, kahit sa mga churches, nagagamit na yan. Kaya sabi ni Nanay Tess, sabi, ang dami na nag-church na ganyan eh. Parang isip-isip ko, parang matutuwa ba ako doon, maasal ako. Ha? So, parang hindi ka matutuwa kasi, kahit maraming Kristiyano, haluha, hindi na pure. I mean, hindi na pure yung teaching, hindi na pure yung ministry. Karamihan doon, puro pera na lang. Yun yung mga balita ko eh. Mabuti wala na yung church doon. Eh, wala nang budget eh. So, hindi na daw pinadalan. Sino nagpadala? Sino sa kanila sila umaasa? Diba? In the first place. Eh, palibasa kasi yung mga yan, gusto nila malaki yan agad. Pag walang malaking sweldo yung pastor, wala na. May talagang ihinto yan. Pero yung mga tinong church, yung mga legitimate, unti-unti lang yan eh. Hindi yung malulugi kasi walang malulugi. Unti-unti lang habang natututo yung mga tao, contribute lang, ano meron tayo dito. Tulad yan. Diba? Itong mga batang to, pag naging professional yan. Mag-aambag yan. Saka lang tayo lalaki, hindi tayo nagmamadali. Iba, nangungutang ka nga eh. Ano nangungutang? Ano yan? So parang pinuproject nila, yaman sila. Ano? Ganon, business model. So yan, kaya sinabi dito, yung sa 7, sabi dito ah, nasa purity pa rin tayo. Sabi dyan, pag ako'y pure, pag ako'y walang kasalanan, okay, hindi yung perfect ha, ibig sabihin lang nito, at least ako ay innocent, hindi ako, wala akong ginagawang maling, alam na alam ko, mali, pagpapatuloy ako. Sabi dyan sa 7, makinig, that I may publish with the voice of thanksgiving and I tell of all thy wondrous works. Yun ang mangyayari ngayon. Sa salvation natin sa Diyos, pag tayo'y pure, tayo mag-publish. Ibig sabihin nito mag-preach. Diba? Publish eh. Pero yung para publish. Ito yung mga sinulat mo na tulad ito, pinapublish natin ito sa YouTube, yung ating preaching. Bakit? Kasi ito yung pinagandaan, pinitch ng gusto, tapos isi-share natin sa iba. Okay? So, ang pangit nun, kaya yung iba, nabanggit ko kanina sa inyo, yung choir, sa choir pala. Yung ibang churches, tingnan mo yan, kahit yung pinakasikat niya na baptist sa US eh. Yung kantahan nila, 1,000 views. 10,000 views. Yung preaching, yung iba nga, di pinapublish eh. Tapos kung may konting preaching man, may konti lang yung views. Ibig sabihin, walang kwenta, di ba? Ang binibida nila, yung kantahan lang, yung hindi nakakasakit. Kasi, hindi sila pure. Yun yun. Meron silang tinatago, binibida nila yung pagmaganda yung kumanta, na-publish nila yun. Pero kung yung sa atin, para mga bata lang na ano, hindi nila ipapublish yun. Makikita na yun, mga ganyan pala yung member dyan eh. Di ba? Kaya tayo, hindi. Kung ano yung meron dito, pinapublish lang natin. Share lang natin sa gusto mong makinig, di ba? Ganun tayo. So, be pure, amen? Huwag yung pagbenta yan. So, ganun din sa preaching. O, huwag mo i-preach yan, babe. Susuhulan ka ngayon. Okay, huwag kang mag-preach ng ganyan, ha? Para supportahan ka namin. Bumihira naman yung magsasabi ng gano'n na tahasan. Okay? So last, nabanggit ko na rin naman ito kanina. Time na daw eh. Lord, I have loved the habitation of thy house, the place where thine honor dwelleth. So saan tumitira ang Diyos? Sa langit. Pagbebenta mo ba yung langit? Pero iba, loko-loko, di ba? Sabi natin, siyempre yung mga unsaved, loko-loko talaga yan. Di, wala naman sila dun eh. Pero minsan kahit mga Kristiyano, taga-langit na yan. Pero kailangan siyempre, yung ibang tao din, maligtas din. So pero pinagbibili nila yung langit para sa ibang tao, amen? Magiging natatamad-tamad, di ba? Sino bang walang gustong ano, magpahinga na lang minsan, di ba? Kaya itong church natin, kahit anong mangyari, mag-soul winning to at least every week. Kung nag-mintis tayo, babawiin natin. Amen? Kasi importante yun, kasi iba, kailangan nilang maligtas. Yung kwentuhan namin ni Don noon eh, yung sheriff eh. Ang dami ng ano, churches. Bilisan ko na lang, okay? So, habitation, ibig sabihin, dwelling place. Pwedeng langit yan, pwede rin church. Sa panahon natin, magpapalito ba yung church?
Depende sa iyo yun. Sana wag. Okay, wag mong pagbili yung trust ng Panginoon tsaka sa Panginoon. Wag mong pagbili yung pag-ibig ng Diyos. Wag mong pagbili yung katotohanan. Kasi sinungaling. Huwag mong pagbili yung purity mo. Yung purity mo, yung sabi, dapat talagang katakang bata nang alam mo lang, walang, hindi ka mananakit, hindi ka yung kabastusan, especially. Amen, mga bata? Amen. Hindi binataan na ito, eh, oh. Punta ito yung maintindihan nyo, amen? Amen. And then, huwag nyo pagbili yung church, tsaka yung langit. Amen. 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 Yung mga taga-Diyos yung puro, ano, eh, itong mga unbeliever, ang cool nila. Cool na cool. Kala nyo lang yun. Ako, kinumpara ko din dati yan eh. May barkada, nabanggit ko nga sa inyo, tapos naman na tayo. Kinumpara ko lang. Itong, dito, itong mga ito, marami dyan, mayaman eh. Mga ka-level mo, ganyan. Pagdating mo sa church, basta, mag-pray nyo naman ako kasi baka wala na akong trabaho, yung mga ganyan sa church eh. Ay, sakit mo ako, wala pa akong pampagamot. Eh, mag-isip ka sa church, ba't puro ganito na lang? Wala bang ano dito? Basta, pag-pray mo, wala akong paglagyan ng pera ko. Sa kulto mo pupunta yun, by the way. Amen? So, ganun po yan. Huwag niyo pagpalit yung church. Kahit sabihin mo, ayun, nasabi ko lagi sa inyo, ang dami ko natutunan sa church, silaga ako doon, silaga din ako doon. Pero hindi ko pinagpalit yung church kasi tinatanong ako ng Diyos, Lord, pwede bang lumipat ako yung mas malapit tsaka yung mas, ano, mas mayayaman yung tao? Ang bilis ng sagot ng Diyos sa akin. Sabi ko, loko-loko ka ba? Hindi ko papalit ang Diyos. Amen? Amen! Ano ko lang yun, ha? Nire-rephrase ko lang. Amen? So, mag-ingat tayo sa mga taong nanunuhol. Kasi mga wicked people yan. Hindi ko pa nga nabanggit yun eh, kasi wala tayong time eh. Eh, no, pag tinignan mo ito, talagang kanina umaga, di ba? Yan, no? Wicked yan. Sabi dito sa 10, no? Full of bribes. Pag sinabing mischief, kalokohan, kadimonyohan yan. Bakit kadimonyohan? Kasi puro yan, hindi lang bribes. Isa, dalawa, hindi. Yung proseso, alam na nila. May programa na yung mga yan. Nabanggit ko sa inyo sa LTO, saka sa NBI. Naku. May proseso sila dyan. Pati yung mga kapartner nila na kung saan mo dadalhin, alam na yun. Okay, kaya kung papabili ba kayo, stay away. And don't desire. Sabi mo, hindi kikita tayo, wag! Huwag mo imbenta yung sarili mo, amen? Huwag mo imbenta yung katotohanan, purity mo, ang church, katotohanan, pag-ibig ng Diyos, huwag mo imbenta, ang chip mo, pag binenta mo itong mga bagay, amen? Amen. Let's pray, Panginoon, maraming salamat na naintindihan nawa, Panginoon, mga bata. Even kami, Panginoon, matanda, meron kami mga time na natetempt kami, Lord, may lalapit na lang dyan na may proposal na hindi maganda, Panginoon. We pray na ma-discern namin ang bribery. Napaka-shameful nito, Panginoon. Sila, alam din nila yan. Ba't kami po, hindi kami mahaluan niya, Panginoon. Any way or form, Panginoon, gabay niyo. Especially mga bata, nalaman nila ito ngayon. Nawa, hindi nila makalimutan to. Dali nila ito, Lord, para kami po makapaglingkod ng maayos sa inyo. Tiyaga kami, Panginoon, sa panahon na maikli po ang aming kumot, Panginoon. Matuto kami mamaluktot sa panamandali. Itiwala kami sa inyo. In due time, Panginoon, may time na ang pagpapala nyo, Lord, ay bibigay nyo sa tamang panahon, sa kalooban nyo. Nagawa rin namin ang kailangan namin gawin. Nagtapat kami. At matamis ang tagumpay, Panginoon. Itiwala sa inyo, Panginoon. Kumalulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.